Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo magkwentuhan. Unahin muna natin ang quick game updates. Nakuha ng Brooklyn Nets ang malaking panalo laban sa Charlotte Hornets sa score na 132-121. Si Kyrie Irving ay uminit at gumawa ng 50 points at 6 assists on 15 of 19 shooting sa field at 9 of 12 shooting sa 3 points. 20 points, 14 rebounds din si Andre Drummond. 14 points, 7 assists si KD at 14 points, 8 rebounds naman kay Bruce Brown. Malaki nga ang panalo na ito para sa Nets dahil pumasok sila sa game na ito na tabla ang record nila sa Hornets. Kaya naman kung sakali nga maghintay ang record nila sa dulo ng season ay makakalamang sila dahil sa kanilang mga head-to-head matchups. Close win din para sa Phoenix Suns laban sa Orlando Magic sa score na 102-99. 21 points, 19 rebounds si DeAndre Ayton. 21 points si Landry Shamet at 18 points, 12 assists naman si Campaign. Number 1 pa din ang Phoenix Suns sa buong NBA. Panalo din ang Cleveland Cavaliers laban sa Indiana Pacers sa score ng 127-124. 41 points, 13 assists si Darius Garland. 22 points, 12 rebounds si Evan Mobley. At 21 points din si Lauri Markkanen. Ang Cavs ay may record na ngayon na 38 wins and 27 losses. Tinambakan naman ang Memphis Grizzlies sa New Orleans Pelicans sa score na 132-111. 24 points, 8 rebounds at 8 assists si Ja Morant. 22 points, 6 assists si Desmond Bane. 22 points din si Jaren Jackson Jr. At 16 points naman kay Zaire Williams. Dahil sa panalo na ito ay mananatili na hawak ng Memphis ang second best record sa NBA na 45 wins and 22 losses. Inurog din ng Milwaukee Bucks ang OKC Thunder sa score na 142-115. Si Giannis ay gumawa ng 39 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steals at 1 block while shooting 13 of 19 sa field at 4 of 4 naman sa 3 points sa loob lamang yan ng 28 minutes of playing time. 25 points, 9 assists din si Chris Middleton at 18 points, 14 rebounds naman si Bobby Portis. Pinutol naman ng Golden State Warriors ang kanilang limang magkakasunod na talo laban sa Los Angeles Clippers sa score na 112-97. 20 points si Jordan Poole, 20 points si Klay Thompson, 14 points, 11 rebounds si Andrew Wiggins, 21 points, 6 rebounds, 6 assists si Jonathan Kuminga, 10 points si Moses Moody at 15 points, 5 assists naman si Stephen Curry. Sa game na ito ay maalat pa din nga ang shooting ng Splash Brothers, ngunit naging solid ang depensa ng Warriors at ang contribution ng kanilang mga role players at total team effort talaga ang malaking dahilan sa panalo na ito. Isama na din natin sa update na ito na si James Wiseman ay ginawa ng available ng Warriors para sa dalawang G League games. Ibig sabihin nga nito ay physically cleared na siyang maglaro sa NBA. Isasabak lang muna siya sa G League upang matanggal ang kalawang ng kahit konti at mainsayo din ang kanyang stamina matapos sa matagal na pahinga. At magandang ideya nga ang idaan muna siya sa G League upang masubukan ang kanyang katawan bago sumabak sa NBA. Baby steps lang kumbaga upang dahan-dahan lang ang kanyang transition patungo sa NBA. Sa ngayon nga ay hindi pa natin alam kung ano ba ang plano sa kanya ni Steve Kerr dahil maganda naman ang pinapakita ni Kevon Looney kapag kompleto ang lineup nila at kasama niya si Draymond sa loob ng court. At huling beses nga na napanood natin si Wiseman ay talented talaga siya. Ngunit hindi niya pa nga gaanong kabisado ang sistema ng Warriors noon. Ganun pa man, most likely nga ay by next week ay kompleto na ang lineup ng Warriors. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.